October 2021 nung nabili namin to si Honda Click na 125 na version 2. Ngayon na 2024 na November, naka 3 years na siya. Papakita ko lahat ng accessories na in-install ko sa kanya at saka yung mga upgrades, performance upgrades within 3 years. Hanap lang muna tayo ng spot dito sa May Clark, Angeles City, Pampanga. Ito na si Click 125i natin na version 2. Mapapansin nyo, simple lang yung forma niya. Ngayon, pakita ko sa inyo yung mga upgrades ko sa kanya sa accessories muna. Yung top box bracket na kinibit ko ay Rock M, yung brand na metal. Metal siya. Matibay yan. Sobrang tibay. Meron siya ding halo na fiberglass para mas maganda yung itsura niya. Maganda rin yung pagkakapintura, pati yung sticker. Hindi pa siya kinakalawang. Tapos yung base plate niya is GV yung brand. GV kasi yung mga gamit kong box para interchangeable sa mga motor. Signal light protector, nagkabit din ako. Kaso lang mahirap siyang linisin. Medyo mahirap siyang linisin kasi may singit-singit. At least may protection siya dito kasi medyo nakalabas talaga to. Itong signal light ni Click, unlike kay ADV na medyo malaki yung ganito na ADV. So hindi siya prone sa dali, sa pagkaputol. Kaya naglagay ako niyan. Yung gulong naman na gamit ko sa likod is Beast Flash na stock size 90x90x14 flash. Tagal na rin sa akin itong gulong to, medyo okay pa naman siya. Medyo malayo pa or medyo malapit na rin pala sa wear indicator niya. So pag naubod to, papalitan ko na. Yung sa harap is Beast Flash din na stock size din siya, 80x90x14. Tapos kung mapapansin nyo, yung mags ko is iba na siya. X1R mags na 611 galing kay Kierga din of Team K-Works. Bagong kabit ko lang to, siguro mga ilang linggo ko palang ginagamit. Okay naman yung performance niya, magaan siya ng konti sa stock na mags. Yung harapan, X1R din syempre, part na yan. Itong harap na mags is may kasama ng bearing na dalawa. Lalagay mo na lang yung dust seal, nilagay ko lang yung galing sa stock. Tapos yung disc, nilagay ko din, stock disc ito. Nilagyan ko lang siya ng tread locker para syempre secured. Tapos naka-torque yan ng sakto, kung ano yung torque spec niya talaga. Stock disc at caliper. X1R mags. Para saan maporma siya tingnan talaga. Chrome yung kulay. Meron ding kulay black niyan. Yung pipe ko naman is JVT na version 3. Tapos yung adjustment niya is nasa mid yung settings. Naka-remap din ito. Mamaya sabihin ko rin sa inyo yung mga performance upgrades niya. Pero yun yung gamit kong pipe, JVT version 3. Tapos ito namang part na to, yung cover dito, inalis ko siya. Actually, tinabas ko na lang talaga eh. Para gusto kasi nakakabit pa rin yung mga tornilyo ito. Parang tinabasan ko lang siya na ganun. Yan, nakatabas siya. Kasi minamonitor ko yung spark plug ko para madali ko siyang ma-access. Kasi nung mga nakaraan, merong oil yung thread nung spark plug. Kaya tinitingnan ko baka may leak dito. Although inayos ko naman na ito, chinek ko yung mga gilid kung merong leak. Wala naman siya. Tapos tinork ko na din. Siguro naipunan lang. Pero para madali ko siyang ma-access, kaya inalis ko na muna to. Or finix ko na siya. Kasi naka-fix na yan. Tinabasan ko na talaga. Okay din naman siya, maporma naman siya tingnan eh. Para sa akin lang ha, kasi magkaiba naman tayo ng preference pagdating sa looks ng mga motor. Hindi naman din siya halata masyado kasi nga black and white yung kulay ni Click eh. Sa motor wash naman, okay lang kasi nagpa-motor wash ako, wala man naging problema. Kahit naka-expose yan. Para sa akin, medyo mas okay pa nga eh, para mas madi-deep clean yung loob. Ano? Ang importante lang naman kasi huwag mabasa is yung ECU nandito. Next naman natin is itong naked handlebar na setup niya. Tsaka itong speedometer mask na lagayan ng stock speedometer. Pinakustomize ko yan. Pinagawa ko. Hindi ko lang kung magawa-gawa pa ngayon si Arnold. Taga Pampanga yung pinagpagawaan ko nito eh. Bali dito nakalagay yung speedometer na stock. Nakatornilyo siya dito magkabila. Tapos dito nilagyan ko ng mahabang tornilyo para ito yung magdidikit sa kanyang ganan. Hindi siya halog-halog. Made in fiberglass ito. Itong mask. Speedometer mask. Tapos ito namang naked handlebar na to is pang Honda Beat talaga to. Honda Beat Street na nilabas lang sa Indonesia, wala sa atin. Na-order ko lang siya Shopee yung mga pyesa. Genuine na Honda parts yan, yung mismong kabitan dun. Nakita nyo naman, may nakalagay na Honda. Handle post, tsaka itong clamp, original yan, pati itong cover, original na Honda. Itong handlebar ko naman is iba na to. Dati ang gamit ko yung original din ng pang Beat Street na handlebar, na pa ganun. Naisip ko kasi mas bagay yung ganitong forma kay Honda Click na magko-complement dun sa itsura ng mask niya. Sprinter handlebar naman. Ito mura lang to pero okay naman siya matibay. Dali nga lang magasgas yung mga paint niya. Tapos stock pa rin ito. Itong mga brakes. Pati ito. Stock. Stock din ito.
Functional naman din lahat, basta ayusin nyo lang yung wiring. Meron din akong vlog niyan, yung pagka-convert. Tapos iba pa yung gamit ko, yung mask man. Ito yung pinaka maganda na nagustuhan ko na mask. Nakinabit ko kay Honda Click na naka-naked handlebar. Tsaka yung handlebar, ito yung pinaka gusto ko. Sprinter handlebar. Although gusto ko pa itong pataasin eh. Kasi medyo tumatama siya pag liliko kang ganyan. Yan dito. Tama siya dito. Ito medyo. So feeling ko kapag nilagyan ko ng riser, mas tataas siya na ganun. So hindi na siya tatama. Tapos eto rin, kasi parang inangle ko to eh, yung position nito. Parang hindi tumama naman dito. Pag nililigo mo siyang ganyan, ano, konti na lang yung space. Sinakto ko lang. Ang naging problema ko naman is nakakangalay sa daliri. Kasi nga imbis na nakaganon yung daliri mo, andito yung lever. So halimbawa, pepreno ko, gaganon. Iyano ko pa yung kamay kong ganun, kumbaga. Nakakangalay din siya, minsan. So iniisip ko na maglalagay ako ng handlebar riser para dito. Para mas komportable ako. Tapos may tutungo ko na itong dalawang lever assi. Next naman is yung side mirrors. Ito bagong kabit ko lang din. Pero ito rin yung gamit ko kay ADV. So tested ko na yung quality nito. MHR na side mirror. Wala siyang grado, hindi naka-zoom in, hindi naka-zoom out. Tapos dun siya sa stock na lagayan din ng side mirror. Lagyan ko lang ng isa pang extender na adapter para mas tumaas siya ng konti. CNC side mirror siya. MHR yung brand. Maporma siya tingnan. Bumagay siya sa kay Honda Click. Dati kasi ang gamit ko dito yung stock modified ko. Nalalakihan naman ako dun. Kaya naisip ko na magpalit ng MHR din kasi yan din yung gamit ko kay ADV. MHR na side mirror. Tapos nagkabit din pala ako nitong go and stop na tachometer or RPM meter. Pag ni-start mo yan, makikita mo yan yung kailang RPM yung idle mo. Tapos pag na-under ka na, tataas din yung RPM. Ginagamit ko naman yan sa function ni Honda Click pag ganito tono ako ng panggilid. Tapos nag-install din ako dito ng mini driving lights na JCM1. Low beam, tapos high beam, yellow, off. Okay na okay ang merong mini driving lights sa loob pag mahilig kayo mag night ride. Kami ni OBR kasi mahilig kami mag ride ng gabi. Although si Click, hindi namin siya na nagagamit kasi sa ADV na yung ginagamit namin pag mag ride kami ng mga malalayo tsaka mga night ride, gano'n. Pero okay na mag install kayo niya kasi mahina talaga yung stock na headlight ni Honda Click. JCM1 mini driving lights. Tapos yung ginamit ko sa kanyang 3-way switch is Atom na brand. Atom 3-way switch na clamp type. Diniskartehan ko lang dun sa grips para mailagay ko siya. Tinabas ko yung grips kumbaga. Tapos gumamit ako ng extended na bar end, extended bar ends. Parehas yan. Yung handle grips naman is Hydes from Hydes Philippines na handle grips. Makapit ito sa kamay, maganda siya. Hindi siya lumalagkit. Tapos busina din pala. Ayan, dalawang busina na Bosch na FC2 dual horn. Tunog sedan siya. Yung MotoWolf ko naman na clamp type na phone holder, hindi ko na nailagay dito. Nakalimutan ko lang kasi nga hindi rin naman masyado nagagamit si Click na kapag kailangan mag-maps kasi nga sa ADV lagi ginagamit namin. Pero pwede yun dito dahil naka-naked handlebar. Clamp type siya, lagay mo lang dito. Tapos doon mo nalalagay yung phone holder. Or mas maganda yung push lock, pwede rin dito eh. Parang quad lock siya na copy. Ganun naman yung gamit ko yung kay ADV. Pwede rin yung dito kay Click kung ginagamit niyo pang long ride si Click, pang navigation. Pag naka-naked handlebar setup. Sa performance upgrades naman, naka K-Works ako na pulley set, yung panggilid. Ang gamit kong bola ay straight na 10 grams na JVT yung brand. Stock belt, stock torque drive. Gamit ko ngayong spring is yung 1200 RPM na Showar GY6. Pero papalitan ko yan ng Click 150 na NCY na 1000 RPM na kanan yung ikot. Stock yung gamit ko na clutch lining. Tapos yung clutch springs ko is clutch springs na gamit sa Gecko. Medyo mas matigas siya. Ang purpose ko naman doon is yung bitaw ng clutch lining sa clutch belt. Gusto ko kasing gayahin yung or i-replicate yung kay ADV na 18 kph, nagdi-disengage na siya para pag nagganong ka, pag nagme-manor ka, hindi masyadong matagal yung engine brake or yung kapit niya dun sa clutch belt. Tinanggal ko na rin muna yung torsion controller na JVT na kinabit ko kasi masyadong makapal kasi pang skydrive talaga yon. Nung umorder kasi ako noon, akala ko same lang siya ng kapal ng pang NMAX Xerox, pero hindi pala, makapal pala siya. So medyo limited yung options ko sa center spring na ilalagay kasi dahil makapal siya, nagbabind yung spring ng mga nilalagay ko. Kaya inalis ko muna siya. Siguro bibili ako nung MTRT naman na torsion controller or torque accelerator yung tawag nila. Tapos yun nga yung pipe na gamit ko is JVT version 3 na naka mid settings. Tapos naka remap siya para magmatch yung AFR kasi iba na yung sa exhaust natin. Yung air and fuel ratio para nakamatch yung AFR dun sa pipe na kinabit. Kaya nakapanggili din ako para mas mailabas yung power ng pipe. O mas maganda yung performance talaga niya. Okay naman yung resulta nung sa pagtotoon ako dito. Ang nakuha kong top speed dito ay sa downhill parang 129 kph. Tapos sa patag 126 kph maximum na top speed na nakuha ko.
Ang purpose ko naman sa mga upgrades ng performance is para hindi ako nabibitin sa overtake, lalo kapag may angkas. Kasi alam nyo naman ang mga Honda, yung stock settings or stock configuration, lalo sa panggilid, parang matamlay or patay yung mid niya. Pag overtake ka, parang walang power sa mid. Yun yung na-eliminate ko nung nagpalit na ako ng mga performance parts sa panggilid. Tapos nagpipe na rin ako, syempre, para mas malakas pa yung power niya. Sa importante, iparemap nyo pagka nagpalit kayo ng pipe para sureball na makokorek yung AFR tsaka may lalabas yung power talaga ng motor. Meron ako mga iba dyan na kinabit dati na inalis ko na rin, kagaya nung sa skid plate. Naglagay ako dati ng skid plate dyan eh. Inalis ko siya kasi nung lagi ako nagbabaklas ng pipe, medyo nahihirapan ako. Kasi kailangan maalisin mo pa yung skid plate bago mo maalis yung pipe, lalo yung dito. Yan sa part na yan, medyo mahirap siyang alisin pag may skid plate. Hindi ko na rin naman kasi masyado ginagamit nga si Click, kaya inalis ko na rin siya. Kasi dati nung ginagamit namin to, lagi itong sumasayad eh, lalo pagka nagbubulakan kami. Kaya ngayon nabira ko na lang gamitin, inalis ko na rin siya. Pero okay din yun kung lagi kayong sa lubakan dumadaan para hindi matatamaan yung engine tsaka itong kabitan dito ng engine hanger. Mababa kasi talaga yung ground clearance ng Honda Click. Ewan ko lang yung version 3 kung ganun pa rin, kung mababa pa rin. Tapos yung front box na dito nakalagay dati, inalis ko na rin siya. Kasi pagka bumibili ako ng tubig na galon, dito ko nilalagay. Kaya inalis ko na para meron na magagamit. Yung kay Honda Beat meron pa rin yun eh, pero gusto ko na rin alisin. Baka alisin ko na rin. Ano naman yan, made in fiberglass din na from Indonesia. Custom na front box. Sa panggilid naman, nag-try din ako dati ng speed tuner na version 2 na aftermarket. Tapos yung kalkal din, nag-try din ako. Pero dito ako nag-stick ngayon sa K-Works pulley set kasi ito yung pinakamaganda performance na nakuha kong resulta kay Click nung gumamit ako ng K-Works na pulley set na stock modified siya. Meron pa pala ako nakalimutan banggitin. Itong seat cover na pang Honda Click. Puro kalmot na kasi ng pusa itong upuan ko kaya nilagyan ko na lang yan. Sa ako nalalagyan ng or papalitan ng seat cover pagka hindi na busy. Ito po lang lugar na ito is Mimosa sa loob ng Clark. Nagpaalam naman ako dun kay Sarah sa guard kung pwede mag-video. Okay naman daw, pinagan ako. Majority din pala dyan sa mga in-install ko na yan is meron silang vlog na nag-iisang vlog. Kung gusto nyo kung panoorin or interesado kayo kung paano ko in-install, check nyo na lang sa channel ko. Kompleto naman yan. Or meron akong playlist actually na Honda Click 125i Accessories Upgrades. So doon sa playlist na yan, kompleto lahat ng mga upgrades na nilagay ko dito or mga vlogs nila. O yung mga next na magiging upgrades ko kay Honda Click, gagawin ko na ng vlog yon syempre. So iniisip ko ngayong handlebar riser, tapos spark plug pala. Magkakabit din ako, nag-order na ako ng NGK na Iridium kasi stock pa yung gamit yung spark plug dito kay Honda Click eh. 16,000 na pala yung tinatakbo yung Honda Click or 15,954. Mas mataas pa yung auto ni ADV kasi si ADV nga is gamit namin sa mga long ride ni OBR. Si Click, mababa pa lang yung mileage niya. Although tested naman na namin ni OBR ito sa mga long ride, never pa naman kami ipinahiya ni Click. Lalo nung naka full na yung performance upgrade. Stock engine lang to ha, nakapanggilid lang pipe tsaka remap. Yun yung mga performance upgrades niya. Pagdating naman dun sa mga maintenance ni Click, marami na rin akong na maintenance dito. Yung panggilid na linisan ko na, air filter na palitan ko na, valve clearance, check ko na rin ito, throttle body cleaning, ako na naglilinis, engine bushing, tsaka yung rubber link stopper na palitan ko na rin to kay Click, nasira na rin kasi yun. Ano pa ba? Yun lang naman, syempre yung gulong, napalitan ko na. Ito pala yung pinalit ko kagad nung after mga 10,000 kilometers syata, upod na rin kasi yung gulong ko nun, kaya nagpalit na ako nitong beast flash na gulong. From stock, ito na yung pinalit ko. Tapos ngayon, hindi ko pa napapalitan. 15,900 na yung mileage. Okay naman itong beast flash, makapit naman siya. Tested na rin sa mga ulanan, sa mga madudulas na kalsada. Never pa naman akong idinulas. Although yung stock naman, never naman ako idinulas na yung stock na gulong. Fuel filter nito, stock pa rin, hindi pa napapalitan. Tapos yung ball race nito, okay pa naman, wala pa naman siyang damage or hindi pa naman kumakabig or hindi pa naman maluwag. Wala pa naman parang mga uka yung mga inner at outer race. Pero bahala ko na rin i-maintenance ito eh, yung steering head bearings ni Honda Click. Front shock, hindi ko pa rin nagagalaw pero bahala ko nang palitan yung front shock nito or repack pala, I mean. Front shock repack, papalitan ko yung fork oil niya. Meron ako doon na galing kay Kira yung K-Works na fork oil. Coolant, hindi ko pa rin napapalitan. Tapos yung magneto nito, bahala ko din i-paint na. Nauna pa yung kay ADB. Meron din ako doon K-Works na coolant. So yun yung gagamitin ko. Parang sabay ko na yung coolant flash and bleed sa magneto painting para pipinturahan ko siya. Para malesan yung chance na magkakalawang pa ulit. Kinakalawang kasi talaga yun. Tapos yung brake fluid din, bahala ko na rin palitan to. Pagsasabayin ko na kay ADV kasi magpapalit na ako doon, 30,000 na kasi yun. Kasi ipapalit ko is yung DOT4 na, yung Preston na brand yung ipapalit kong balak.
Ayan yung mga upgrades ni Honda Click ngayong 2024 or 2025 na actually eh, kasi isang buwan na lang, bagong taon na, 3 years na nga si Honda Click sa amin. Okay na okay pa rin ang performance niya, although bira na lang siya magamit ngayon. Main bike na kasi is, or main panggala ng motor is ADV na. Pero syempre hindi ko pa rin pababayaan si Click, vlog ko pa rin lahat ng mga pwedeng i-vlog sa kanya basta may gagawin ako kay Honda Click. Sa JVT5 pala never pa akong nasita dito, tapos meron din ako syempre yung papel na pinatest ko to eh sa PMBIC. Pasado naman siya, nasa 80, wala pang 90 yung decibel level niya. So pasado siya na below 99 decibels si JVT version 3. Okay, ito natapusin yung vlog, diretso na ako sa bahay nito. Abangan nyo na lang yung mga next or future vlogs ko kay Honda Click 125 na version 2 na naka-naked handlebar setup. Ito pala yung bantay ng mga motor, ayan, dalawa, si Sheldon at si Devon. Pa hindi mga agad ng daga yung mga wirings ng mga motor.